From the summits of Bukidnon, nandito naman tayo ngayon sa Camiguin Island. Hindi na namin tinuloy yung pangatlong bundok na dapat akyatin natin sa Bukidnon dahil sa sobrang kapaguran. Second and fourth highest mountains in the Philippines ba naman yung inakyat natin eh. Talagang bumigay din kami. Pero anyway, nag-isip kami ng alternative na pwede mapuntahan yung hindi tayo mapapagod ng gusto. So ito nga, sinuggest ni Miss Mice ng Earth Explorers Travel and Tours na dito nga tayo pumunta sa Camiguin. Alas 5 na ng hapon, then naisip namin na dito tayo mag-sunset sa may sunken cemetery. As you can see sa background. So kanina, nag-isip ako kung paano ko mapipicturean to. Then pagdating nga namin, kita ko tong maraming bato na to, which is good for the foreground. Kasi kung i-zoom lang natin dito sa sunken cemetery, I think magiging touristy shot. Pero pwede rin natin gawin na long exposure, magiging flat yung sea, then nasa gitna lang yung ano yung cross. Pwede natin gawin yon. Siguro mamaya after ng sunset, try natin yon. For now, habang hindi pa bumababa yung araw, maghanap muna tayo ng foreground. Hindi ka kita. Yan. So tara! Isang composition na nakita pero hindi ko nagawang i-record kung paano ko siya kinunan kasi akala ko hindi ko siya magugustuhan. Pero nung binose process ko to, nagustuhan ko. Kaya ngayon, voice over muna tayo. So yun, ang naisip kong composition, landscape orientation, sinubukan kong kunan yung araw saka yung cross sa isang frame. Medyo malayo sila sa isa't isa kaya medyo malapit sila sa magkabilang dulo. And gumamit ako ng maliit na aperture para makuha yung mga rays nung araw. Magtusok-tusok yung sinag nung araw. Gamit kong aperture F16 and ISO 100 and 0.8 of a second. Buti na lang hindi masyadong mahangin nung kinuhanan ko to kaya onting dahon lang yung naging blurry. So yeah, hope na magustuhan nyo tong first composition na nakuha ko. And after almost 30 minutes ng paghanap ng composition, napag-compose na rin ako sa wakas. Ginamit ko tong puno sa likod ko as leading line papunta dun sa cross ng sunken cemetery. Ang maganda pa nito, yung mga dahon ng punong ito, naging frame siya sa taas ng sunken cemetery. Cloudless kasi yung sunset ngayon, so magandang element yung mga dahon para makover yung dull sky. So yun, vertical orientation. Then, gumamit ako ng polarizer para mas mag-darken yung sky, maging blue siya din, and mas makuha yung sunset colors niya. Then, naglagay din ako ng 3-stop reverse soft grad ND filter. Yung reverse graduated ND filter, yung gitna ng frame yung dinadarken niya, then palighten siya pataas. So, mas maganda siyang gamitin pag sunset or sunrise. So yun, 10 seconds, F11, ISO 100. Kunin na natin yung shot. Yan, lumubog na nga yung araw. Siyempre, hindi nyo kita. Doon tayo sa second composition na sinabi ko kanina. I think magiging magandang monochromatic or black and white shot to. Super long exposure. Nasa gitna lang yung cross nung sunken garden. Wait lang, hindi nyo ako makita. Ayan. Setups tayo dun sa harap niya. Gagamitan ko ng 3-stop, ng 10-stop ND filter siguro. Tara.
And yun na nga, nabot na kami dito ng gabi. Pero ayan, yung plano kong maging black and white kanina na solo lang yung cross, hindi na natuloy. Kasi may nakita akong dahon na color brown. Tapos ginamit ko siya as foreground. Ang problema lang, hinahangin siya. May nakita naman ako nasa dagat na mismo na malaking bato. So ayun na lang ginamit kong foreground. Fortunately, meron din siyang dahon malapit doon. So ginawa ko, niline up ko siya as foreground yung dahon, middle ground yung bato, then nasa background yung cross. Kung hindi ako nagkakamali, F11, ISO 100, nasa 20 seconds na siya. Then after that, nilipad na ulit yung dahon. So I hope magustuhan nyo tong image na to. Medyo mahirap kasi medyo natagalan akong hanapin yung composition dun sa unang image, kaya naubos yung oras natin. So yun, hope magustuhan nyo to and see you later. So after 20 minutes nga ng pagmumotor from Sunken Cemetery, nandito na kami sa JJE Pension House. So lang pag-usapan yung shoot kanina. Medyo okay lang. Hindi ko sure kung may magugustuhan ako doon sa kuha ko images. Siguro dahil sa nagmamadali na rin, kulang sa oras. So hindi ako masyado napag-decide kung ano yung mga composition na gusto kong makuha. Plus, sobrang lakas ng hangin. Kung makikita nyo dito sa loob ng bag ko, puro sand na. So, kailangan na siyang linisin. Harmful yung sand dun sa mga gadgets natin. So, meron pa kaming hanggang bukas ng hapon dito sa Camiguin. Present day, December 23 ng gabi. Gusto ko lang bawiin yung mga sinabi ko dun sa huling part ng vlog na yun. Kasi nung after kong ma-post-process yung mga images, sobrang nagustuhan ko yung mga shots ko. Yun, siguro nangyayari din talaga yun. First, dahil feeling ko nagmadali ako ng mga panahon yun. Kulang na kulang yung oras. Hindi masyado nakapag-scout ng lugar. Then, second, yun nga, wala na palang second. Nakalimutan ko. Wisit! Gusto ko rin pala kayong batiin na maligayang Pasko, dahil siguro ma-upload ko to ng bukas, December 24. Makakapag-upload ulit ako after na ng Pasko. So, batiin ko na rin kayo ng maligayang Pasko. And maraming salamat sa panonood palagi ng mga landscape photography adventure ko. Yun, gaya nga nasabi ko dun sa FB page ko nung nakaabot ako ng 400 subscriber. Sobrang pasasalamat ko kasi kahit hindi palaging pang portfolio yung mga kuha ko, kasi akong nasishare sa inyo yung mga experiences ko sa pagkuha ng mga images na yon. Hopefully, na maipasok sa inyo yung pagkasabik ko dun sa landscape photography. And sana i-share nyo tong channel to sa mga kakilala nyo na nahuhumaling din sa photography. Malay nyo, magustuhan din nila tong mga content ko. And my next episode will be tungkol dun sa isang post sa Camiguin. I-ring nyo na yung bell kung hindi nyo pa nariring para pag in-upload ko yun, ma-notify kayo. And yun, please like this video kung nagustuhan nyo yung mga kuha ko, and usap tayo sa comment section. Maraming salamat and Merry Christmas! Bye!